Hi, hello, kumusta ka? Guys, ito guys, ang share ko sa inyo naman kung paano tayo mag-ingredients refill. Oo. Dito guys, sa ating pag-re-refill ng mga ingredients, mas maganda talaga pag malinisan muna natin ang ating mga lagayan. Kasi hindi naman talaga maiwasan na may naubos ng isang ingredients at ang iba may tira. So, ang ating gagawin dyan, first in, first out. Huwag nating haluan yung mga natira na para yung una nating nagamit, ipaibabaw natin doon sa ating nilagay. Tulad ng sugar, flour, lalo pa sa ating flour, ano? Dito sa ating sugar din kasi madaling manigas pag sobrang tagal na dyan sa ating mga lagayan. So, kailangan dyan, tanggalin muna natin, linisin natin yung ating mga container, then ilalagay natin yung bago nating mga nabibili at ipaibabaw natin yung mga dati para mas mauna siyang maubos pag once natin na siyang ginagamit. Okay, sana may nakukuha kayo ditong idea, ano? Lahat-lahat dito pag mag-refill tayo, pinakamaganda niyan, sabay-sabay nating i-refill lahat para sabay-sabay din nating maubos yung mga masasabi nating luma o kagaya ng flour. Ang flour talaga, isang iwasan natin yung mga open, ano? Dahil diyan nagsimula yung mga bukbok pag na-expose itong ating mga flour na hindi natin tinatagipan o hindi natin kinuklose o hinihigpitan ang ating mga nilalagyan nito. Yes! O kasi sabihin na natin may mga kalat na may mga nakalat tayong flour sa mesa, sa sahig. Kailangan na maalis kaagad natin yan kasi yan ang pagmulan ng mga insekto, no? O yan ang mga bukbok. O yan, kailangan linisin talaga natin. Tulad natin, third class, cake flour, all purpose, first class na yan, kailangan talaga nating maiayos. Kasi guys, alam mo, kung sa ating mga bakery, ano, sa malalakihang bakery, hindi rin masyadong uso yung uubusin. Pero karamihan din kasi, ubos-ubos muna yung ating mga imbakan sa ating mga lagayan bago tayo kukuha ng mga bagong bag ng flour doon sa ating stockroom, ano. Pero dito naman sa atin, hindi naman talaga kalakihan. O yan, kailangan mahigpitan lang talaga yung tagip. O kahit nasa malalaking container, dapat talaga mahigpitan at hindi ito magkalat, halimbawa, para maiwasan talaga natin yung safe na rin ang ating arena. Dito maghahanda talaga tayo guys ha, sa ating mga all-purpose, cake flour, first class, third class, o ano pa mang mga flour na inyong gamit. Huwag kalimutang lagyan ng mga pangalan yan. Oo, kasi yes! Pag once na wala yung mga pangalan sa ating mga ginagamit, ay sigurado yung kagaya niyan sa aking cake flour, ano? Na talagang lahat-lahat yan may pangalan mula sa flour, ingredients, oil, vanilla, or ano pa man yung ating mga flavor, need talagang mayroong mga pangalan para hindi tayo malilito. At ilalagay natin yan sa ating harapan, kumpletuhin natin sa klase ng tinapay natin ginagamit para yan na may magkukumpleto din sa ating recipe pag yay ating nilalagay. Kasi mahirap naman din na kuha tayo sa ating cabinet. Maglagay tayo sa ating tinitimpla ngayon. O hindi mo alam na doble or halimbawa, magandang nakalagay sa ating harapan para kumpletuhin muna natin bago tayo magsimula sa ating timpla. Ayan, puno na, na-refill ng ating mga flour, sugar. At dito naman tayo ngayon guys, mag-umpisa tayo dito sa ating namang mga sa ating mga ingredients. Ayan, sa baking powder. Ayan, unahin natin ang ating baking powder. Ayan, na baking powder naman natin din kasi at saka baking soda, may pagkakaiba din talaga. Ang baking soda, pag hinawakan natin, parang mapapansin natin may mga bubo. Ito naman, sobrang pinot madulas ang ating baking powder, ano? Ayan ang ating baking soda. At kahit natikman natin talaga, magkaiba yung lasa nito. Talagang masakit sa dila yung baking powder. At ito namang sobrang alat. Maalat na may kakaibang lasa din talaga. Ayan, ganyan lang talaga. Kailangan yan talaga tanggalin natin yung luma. Ipaibabaw natin mamaya. Okay? Ayan, lalo na dito sa ating iodized salt. O sino pa bang nakakagamit kayo ng mga rock salt? Ano? O sa panahon ngayon, talagang hindi na uso ang mga rock salt. Pero meron din pa rin gumagamit. Kadalasan kasi sa ating iodized, madaling matunaw. So madali natin yung ahaluin. Diyan naman sa ating pagtimpla. O itong ating pandan flavor naman. Dito naman sa pandan flavor natin, pwede din tayong gumamit dito ng liquid. Ano? Pero base sa aking experience, napakaganda ng powder na pandan. Yes! Lasang-lasa talaga siya at pinapartiran din natin yan ng gatas. Ano? Oo, yan ang ating pinakamaganda. O yan naman ang ating potassium sorbate. O, may hindi talaga madalas na ginagamit ng maramihan.
At yan ang ating namang kakao at cocoa powder. Ayan ang aking ganyan ang dark na GV15 ang aking gamit. Ano? Dahil subok ko na rin talaga yan. Maganda siya. Ayan ang ating cocoa powder. So dito guys, sana may natutunan kayo dito sa ating mga pag-refill, ano? Ingredients refill. Kumbaga, may natutunan kayo dito na mas maganda linisin ng ating mga lagayan bago tayo mag-refill. Okay? Huwag kalimutang i-follow, i-like ang ating Learn Baking with Sinj YouTube channel at ang ating mga Learn Baking with Sinj Facebook page para naman sa mas marami pa nating video na i-upload. Abang-abang lang kayo dito talaga at marami pa tayong idadagdag dyan sa inyong mga paninda. Sa inyong mga bakery dyan, sa inyong mga baguhan, lalo na dyan sa mga nagsisimula pa lamang. Talagang ito ay kahit paano makakatulong po ito sa inyo para nagiging organized ang inyong mga ingredients, flour o ano mga inyong mga flavor dyan. Kailangan talaga may mga pangalan para hindi tayo malilito. Ano? Okay, maraming salamat. Kahit na dyan sa oil, lagyan din natin ang pangalan. Malay mo ang magagamit ninyo yung ibang klaseng oil na pang-gamit natin sa kusina sa pagluluto. Medyo magkaiba yan pag ihalo natin sa ating chipon. Okay? Okay, maraming salamat guys. Thank you. Happy baking. God bless.